DIY cleaning tools muna tayo, barber tools. So ito yung aking mga gamit. Yan, aking mga gunting. Well, senior. Fork clipper blades, disinfectant, lubricant, yan. So, maganda to mga kabarber, mga idol. Then, meron tayong oil. Hiniram ko dun sa aking shop, sa amo ko. Dinala ko muna rito. So, meron tayong one wall clipper oil. Yan. So, meron ako mga gamit na may cord pa. So, hindi ko na nagagamit siya eh. So, nag-prepare tayo ng mga panlinis. So, yan nga yung aking panglinis. So, DIY, yung mga linisin lang natin yung mga buhok. Disinfectant natin bago pumasok. Kasi nararamdaman ko lang ipasok na tayo sa sunod na linggo eh. So, preparing na yung mga ano natin, mga gagamitin, mga idol. Ito yung aking maganda, malakas din itong gamit dito kasi ito, 50 hertz lang. Pero, matalas to mga idol. So, since niya nagkaroon ako ng cordless, bira ko na siyang magamit. Naka-stack na lang to. So, yun nga. Pagkatapos natin mag-cleaning tools, yan, meron tayong jack din yun. Ang painit. So, wala nang laman. So, gawin na natin siyang spray gun. So, yung aking nga palang biniling Bibilis Pro FX. So, hindi ko tinapon yung box. Actually, maganda yung box niya mga idol. Gusto ko yung mga box niya, yung pagkaka-packaging niya. Kaya hindi ko siya... So, i-stack ko siya. So, full charge na yung ano, yung 100 years. So, pang malakasan talaga yan mga idol. So, naghanda rin ako ng vacuum para sa mga buhok. So, kung nakapansin nyo, eh, higaan ko na yung inaano ko dito kasi maliit lang yung kwarto ko eh. So, start na tayo mga idol. So, linis na tayo ng ating DIY barber tools. So ayan. So ayan ang so, unahin natin ito one senior. So mga idol, make sure lang natin na yung clipper blade is ganun din yung setup natin bago natin kalasin. So tips lang sa mga gustong magkalas ng ano ng clipper nila, yung mga tools nila, tatanggalin natin. So, make sure nyo lang na paano yung pagkakaarins at gusto nyong powerful o setup nung makina. So, hindi ko alam kung anong tawag dyan. Is tama yung pagkakalagay nyo ng ano, ng zero gap. Yung blade niya, tama. So, ganun lang. Thank you.
Kaya katakutan ko kanina, mga tol. Kasi yung nut niya dito sa loob, sa adjustment niya, nahigop yung back room. So, kakalasin natin mamaya. So, andun lang naman yung sa back room. So, lagi ko nakakalimutin, nahigop niya yung maliit na nut dito. Yung part. Yun yung problema, kailangan ko yung tornillo sa loob. So, ito mga problema. Kailangan kong kunin yung tornillo dito. Kasi nahigop yung vacuum. So, ayan, na nakuha ko yung ano. Ang pala dyan sa aking mga katambayers, shout out sa inyo. Shout out din sa aking bunsong anak, si Trevor. Shout out sa iyo, bunso. Shout out na rin dyan sa aking mga kapitbahay dyan sa Villa de Lipa 2, Phase 2 sa Banglipa. So, mga shout out sa inyo dyan. Kumusta dyan ang kalagayan natin dyan sa ating mga ano, barangay? Kumusta naman ang ating ayuda? Malaki bang nakuha ang ayuda? O baka naman, ayuda ng reklamo ang natanggap? Samutsaring ayuda. So, anyway, huwag kayong malungkot. Ay, yun. Yan ang mahirap kung yan di mawala. Carefully, slowly Bart, slowly Bart, slowly but surely, slowly but surely. Parang small but terrible. Kung makakagagat ng konti, pero pwede na yan. Ayun ano na to, hindi nakapag-diet. So shout out muna pala tayo kay ano, kay Migsimoto. Sa kapwa ko din barbero na nasa group ng Barber Vlog PH. Si Migsimoto, so kung hindi pa po niyo na subscribe si Migsimoto, paki-suportahan po natin yung channel niya. Ito po yung channel niya, Migsimoto. Isa rin siyang barber vlogger na sumusuporta rin sa mga kapatiran ng barbero. So please kindly support to our co-barber vlogger. So mega shout out sa iyo, Migsimoto. So ito, hirap naman ito. Iyo, ay nako. Nasabi ko na. Hirap. Thank you.